Ang Maggie De La Riva Story, God Why Me, ay isang award-winning na pelikula na inilabas noong taong 1994. Isang box office success, isinasadula niya ang kaso ng pagkahasa at pag-abuso ng actress at TV show host na si Maggie De La Riva noong taong 1967. Maligayang pagdating sa Tagalog series ng Trivia Time, Stories and Fun Facts with Multi James 95. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakiclick lang po yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga kwento at trivia gaya nito. Ano bang pinaghihintay natin? Tara na, tignan natin kung ano yung paksa ngayon. Ang pelikula na to ay dinirektahan ni Carlo Caparaz at pinagbidahan ng isang all-star cast na pinangungunahan ni Don Zulueta sa papel ng titulong karakter at sina John Regala, Ricky Davao, Michael De Mesa at ang pumanaw na Miguel Rodriguez sa mga supporting roles. Subalit, may mga sikreto ang pelikula na to na hindi nyo pa nalalaman. May mga pinalitan sa pelikula gaya ng pangalan, oras at iba pang mga elemento para sa protection ng mga tunay na tao na nasangkot sa kaso na to. Ano ba ang mga sikreto ng pelikula at ano ba yung mga trivia na makukuha natin dito? Tara, tignan natin! Una, chosen for resemblance. Kung makikita mo na maayos, may kaunting pagkamuka ang mga aktor sa mga karakter nila na tunay na tao rin. Pinili si Don Zulueta sa papel ni Maggie dahil kamukhang kamukha niya si Maggie De La Riva noong nangyari ang insidente. Ang pumanaw na matini idol na si Miguel Rodriguez na kilala rin bilang Pinoy Christopher Reeve or Filipino version of Christopher Reeve o yung mismong Pinoy Superman ay pinili sa papel ni Jaime Jose dahil sa pagkamukha nilang dalawa. Para sa karagdagan ninyo, ang pelikula na to ay ang unang papel ni Miguel Rodriguez bilang kontrabida. Ikalawa, ang sasakyan sa krimen at sa pagsasadula. Sa tunay na buhay, ang bantam ni Maggie ay kulay puti habang ang convertible na Pontiac ng mga may sala ay pula. Iniba ang kulay nila sa pelikula kung saan puti ang Pontiac at ang bantam ay pula. Ikatlo, paano ginawa ang rape scene? Isinadula ang rape scene ng patuloy-tuloy o yung tinatawag natin na no-cut execution. Gamit ang apat na Ariflex cameras na naglalaman ng 400 feet ng Fujifilm tapes. Nang mawala ng load ang mga nagpapaandar ng kamera, gumamit sila ng hand gesture or hand signal para palitan ang mga tapes sa kamera para makaiwas ng pagsabi ng cut. Ang eksena ay nagresulta ng halos 700 feet ng tapes na nakonsumo ng mga cameraman. At sa pagtapos ng rape scene, doon na sumigaw ng cut si Caparaz. Ayon sa mga aktor na nakasali sa pagsasadula, hindi sila komportable sa ginagawa nila subalit itunuloy lang nila ang pag-arte. At masyadong napagod si Don sa paggawa ng eksena na to kung saan pansamantala siyang naospital. Ikaapat, ang pag-sensor ng rape scene. Kung binasa mo ang kaso sa Lawfill at mga ibang mga reliable sources, pagkatapos hubaran ng mga may sala si Maggie, sinubukan niya maghanap ng kumot para takpan niya ang sarili niya, subalit wala siyang makita at inabuso siya ng nakahubad. Sa pelikula, parehong nangyari ang nasa kaso, subalit nakahanap ng kumot si Maggie De La Riva para takpan ang sarili niya. Ang elemento na to ng paghanap ng kumot ay pagbabago sa eksena na sadyang ginawa o dinagdag ni Caparaz bilang censorship element at para di ma-offend ang mga nanonood. Ikalima, ang tunay na buhay na kamag-anak ni Maggie De La Riva ay nasa pelikula. Kung mapapanood ninyo ang eksena na to kung saan inaakusahan ni Maggie si Jaime sa krimenya, isang babae ay kumakalma kay Maggie habang tinutuloy niya ang kanyang pag-aakusa. Itong babae na to ay si Medi De La Riva Suba, kapatid ni Maggie De La Riva at ginanap siya ng walang iba kundi ang actress at mga awit na si Ana Rivera, ang pamangkin ni Maggie De La Riva sa tunay na buhay. Para sa karagdagan, ang tunay na Maggie De La Riva ay nasa
pagwakas ng pelikula. Ika-anim, second political figure role. Ang batikang aktres at director na si Loris Guillen ay bumida sa pelikula na to bilang Lourdes Paredes San Diego. Ang husgado na pumuno sa kaso at kalaunan ay naging unang babaeng Chief Justice ng Court of Appeals. Ito ang ikalawang papel niya bilang isang political figure sa Pilipinas. Ang una ay ang papel niya bilang Corazon Cojuangco Aquino sa 1988 political thriller film A Dangerous Life, kung saan ang pagganap niya sa karakter ay pinuri at binatikos ng sabay-sabay. Pinuri dahil sa galing ng pag-arte niya bilang Cory Aquino at binatikos dahil sa maling disenyo ng kanyang prosthetic nose makeup. Ikapito, shooting sa Bilibid. Ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa ay pumayag na mag-shooting o maggawa ng pelikula sa kanilang premises o yung mismong compound. Ngunit, isa sa mga props doon, ang electric chair, ay isang replika lamang dahil ang original na electric chair ay nasira sa isang sunog na nangyari sa Bilibid at nire-restore siya para maging isang museum exhibit. Ano ang naging reaction ninyo nang napanood nyo ang Maggie de la Riva story nung unang beses? At ano masasabi mo tungkol sa mga tauhan sa pelikula? Kumusta na, MultiJames95 fam? Salamat po sa panonood. Makisubscribe lang po kayo sa aking channel. Kung gusto nyo po akong suportahan o mag-donate, nandun po sa description yung mga links ng Patreon, PayPal, at Buy Me a Coffee. At pakipanood nyo po yung aking susunod na video. Magustuhan nyo po siya. Kita-kits!